Nanghihinang napaupo sa inidoro si Allison. Sa kamay nito ay ang pregnancy test kit na malinaw na may pulang dalawang guhit. Halo-halo ang nararamdaman niya. Ang unang pumasok sa utak niya ay paano niya yun sasabihin sa ina na siya ay nagdadalang tao. Kasalukuyang nasa second year college pa lamang si Allison. Solo siyang namumuhay sa apartment na inuupahan. Ang kanyang ina naman ay nasa abroad at isang taon nang namamasukan doon bilang kasambahay. Kaya nga umalis ang ina para mapagtapos siya sa pag-aaral. Nasa elementarya pa lamang siya noon nang iwanan sila ng ama at sumama sa ibang babae. Tanging ang ina ang mag-isang nagtaguyod sa kanya. Ngayon ay baka mapatay siya ng ina dahil hindi na matutupad ang ipinangako niya ritong magtatapos sa pag-aaral. Pinahid ni Allison ang luha sa pisngi at hinamig ang sarili. Kailangan niyang sabihin yon sa nobyo para mapag-usapan kung ano ang gagawin. Habang tahimik na magkaharap na nakaupo sa kantin sina Allison at JV, ay binasag ng huli ang katahimikang namamagitan sa kanila. Inamin ni JV na nagulantang siya sa ibinalita ng nobya. Parang nablangko siya dahil ang unang pumasok sa utak niya ay ang mga magulang. Paano niya sasabihin ngayon na nakabuntis siya? Dalawang taon pa bago siya makatapos sa kursong engineering. Siya pa naman ang inaasahan ng mga magulang na magpapaaral sa mga kapatid niya kapag nakatapos siya at nakapagtrabaho. Nasabi mo na ba sa mama mo tungkol dyan? Utal na tanong ni JV. Nanatiling nakayoko si Allison. Hindi pa. Bumuntong hininga si JV. Kung ipa-abort kaya natin ang nasa tiyan mo, dugo pa lang naman yan eh. Sa narinig ay biglang nagtaas ng mukha si Allison. Hindi siya makapaniwala sa lumabas na salita sa bibig ng nobyo. Pakiulit mo nga sinabi mo. Seryosong sabi ni Allison. Ang sabi ko, ipa-abort natin yan. Hindi pa tayo pwedeng magkaanak ngayon. Eksaktong pagkatapos magsalita ni JV ay dumapo ang palad ni Allison sa mukha niya. Tigagal ang lalaki sa hindi inaasahang gagawin ng kasintahan. Naririnig mo ba sinasabi mo, JV? Paano mong naisip na magpa-abort? Gigil na tugon ni Allison. Kumulo ang dugo niya at namula ang mukha niya sa umalpas na galit. Hinaan mo ang boses mo! Halos magtunugan ang mga ngipin ni JV sa pagpipigil ng inis. Sarap na sarap ka ng mga panahong ginagawa natin to. Tapos ngayon, ganyan ang naiisip mong solusyon? Mag-isip ka ng mabuti, JV. Mag-usap tayo kapag nasabi mo na sa magulang mo ang tungkol dito. Pagkasabi ay tumayo na si Allison. Bit-bit ang bag at umalis. Nasundan na lamang ng tingin ni JV ang nobya. Hinaplos niya ang nasaktang pisngi. Sa unang pagkakataon sa dalawang taong relasyon nila ay ngayon lang siya nasampal ng babae. Hindi rin kasi niya alam kung bakit bigla niyang nasabi ang ganon. Ang totoo, wala siyang balak sabihin sa magulang ang tungkol sa pagbubuntis ng nobya. Baka mapatay siya ng ama kung nagkataon. Kabilin-bilinan pa naman ng ama na huwag munang magbubuntis ng babae at mag-aasawa. Napailing na lamang si JV. Tumayo na siya at malapit na ang susunod niyang klase. Kanina pa napapansin ni Nathan ang kaibigan at kaklasing si JV. Naroon sila sa tambayan nila. Masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan kasama mga tropa. Samantalang si JV ay tulala at tahimik na nakaupo habang nakatanaw sa malayo. Uy, paring JV! Kanina ka ba tahimik ka? May problema ba? Tanong ni Jordan. Nilingon ni JV ang mga kaibigan. Ha? Oh, wala naman, pre. Sus! Nag-aaway na naman kayo ni Allison, no? Tanong naman ni Julius. Hindi naman. Tipid na sagot ni JV. Ayaw niyang sabihin sa mga tropa kung ano ang tunay niyang problema. Tsak nakakantsawan lang siya. Sige na, maiwan ko na muna kayo. May klase pa ako eh. Tugon ni Julius. Sabihin na ako sa iyo, pre. Ani Jordan. Tinapik pa niya sa balikat si JV bago umalis. Naiwan sila Nathan at JV. Pre, ishare mo naman sa akin yan, no? Mapagkakatiwalaan mo naman ako eh. Hindi naman ako katulad ng mga bugok na yun. Sabi ni Nathan.
Matagal tinitigan ni JV ang lalaki. Si Nathan ang pinaka-close niya sa lahat ng tropa. Pareho ang kurso at major na kinukuha nila at halos lahat ng subject ay magkaklase sila. Humugot ng malalim na hininga si JV bago magsalita. Pakiramdam niya kasi ay sasabog na ang kanyang dibdib. Ipangako mo ha na magiging secret lang to. Ani JV. Tango naman ang tugon ni Nathan. Itinaas pa niya ang kanang kamay. Magkausap kami kanina ni Allison sa kantin. Buntis daw siya pre. Pagkasabi ay muling iniwas ni JV ang tingin sa lalaki at tumanaw sa malayo. Ay nako, nasabi na ba niya sa mama niya na nasa abroad? Hindi pa nga eh. Nagtalo lang kami kanina. Eh anong balak mo? Sasabihin mo rin ba sa mga magulang mo? Wala akong balak sabihin pre. Baka maaga akong paglamayan. Muli na namang narinig ni JV ang pagpalatak ng kaibigan. Hindi sana kikialam ako pre ah. Pero mas maganda kung ngayon nyo nalang sabihin yan. Yung sa mga magulang mo tungkol dyan. Hindi nyo naman yan may tatago eh. Ay nako pre, ayaw ko munang isipin yan oh. Next week na ang finals, baka bumagsak ako sa exam dahil dyan. Tsaka ko na po problemahin yan. Uy, ninong ako ah. Natawa ng mahina si JV at binatukan ng kaibigan. Halos 2 linggong hindi nag-usap ang magkasintahang Allison at JV. Kapag nagkakasalubong sila sa campus ay nag-iusan sila ng tingin. Hindi pa rin nawawala ang galit at gigil ni Allison sa nobyo. Sa tuwing naiisip niya na sinabi nitong ipalaglag ang dinadala niya, ay kumukulo ang dugo niya. Ni sa hinagap ay hindi kailanman niya naisip na pumatay ng bata sa sinapupunan. Malaki ang takot niya sa Diyos. Ngayong tapos na ang second sem, ay makakapagpahinga na sila. Summer na at ang balak ni Allison ay ipagtapat na sa ina ang tungkol sa pagbubuntis niya. Madalas na siyang nahihilo at nasusuka. Ngayon niya kailangan ng ina. Dangan nga lamang ay malayo yun sa kanya. Kasalukuyang nag-i-scroll si JV sa Instagram nang makita niya ang post ng kaibigang si Nathan. Ang litrato nito ay kuha sa magandang beach. Biglang naisip ni JV na magbakasyon. Ang daya mo Nathan ha. Magbabakasyon ka pala. Hindi mo ako sinama. Bulong lang lalaki habang tinitingnan ng ibang upload ng picture ng kaibigan. Ilang sandali pa ay tinatawagan na niya sa messenger ang lalaki. Walang yara, bakit hindi ka man lang nag-aya no? Paulang salita ni JV. Humagalpak naman ang tawa si Nathan. Oh, bakit? Malamang summer na, kaya need na magbakasyon at mag-unwind no? Eh nasaan ka ba? Nandito sa hometown ko sa Zambales. Baka pwede naman pumunta dyan. Sure ka ba? Oo naman no. O sige, i-chat ko yung eksaktong address. Istorbo ka sa pag-unwind ko eh. Nang mamatay ang tawag, agad na bumangon si JV. Hinagilap niya ang bag at nagmamadaling mag-impake ng mga damit. Bakasyon naman at 2 buwan pa bago magsimula ang klase. Balak niyang bumalik kapag malapit na ang enrollment. Kinabukasan, nagpaalam si JV sa magulang na magbabakasyon sa Zambales. Sa bahay bakasyunan ng kaibigan at kaklasing si Nathan. Pumayag naman ang magulang niya at inabutan pa siya ng pera. Sa isip ni JV, kailangan niya ang bakasyon na yun para makaiwas at makataka sa kinakaharap na problema. Sakay ng bus, nakarating naman agad sa Zambales si JV. Pagkababa ay nakita niya agad si Nathan na nakatayo sa labas ng terminal. Sumakay sila sa kotse para makarating sa tinutuluyang bahay. Hindi naman kalayuan ang bahay sa terminal. Malapit pa yon sa simbahan at palengke. Pagdating nila sa bahay ay magiliw silang sinalubong ng nanay ni Nathan. Nagmano naman si JV bilang pagbibigay galang. Mabuti naman pre at pinayagan ka ng mga magulang mo. Ani Nathan. Nasa loob sila ng kwarto kung saan matutulog si JV.
magkatabi sila ng kwartong tutulugan. Ipinakita ko naman ang mga grades ko sa kanila eh, kaya pumayag. Saka, kilala ka naman nila eh. Ayaw ko sana itanong to ah, pero kumusta na kayo ni Allison? Ayun, hindi pa rin kami nag-uusap. Pumalatak na naman si Nathan. Bababayaan mo na lang ba talaga siya? Pre, please lang, nandito ako para magbakasyon. Ayaw ko munang isipin yung problema ko. Kaya baka pwede naman, iwasan muna natin siyang pag-usapan, okay? Sige, okay. Sorry. Tapusin mo na yung pag-ayos mo ng gamit. Sumunod ka na lang sa akin sa baba at nagpahanda na ako ng merienda. Unang gabi ni JV sa bahay bakasyunan. Pagkatapos kumain ng hapunan ay nag-aya si Nathan na mag-inuman sila. Hindi naman tumanggi si JV. Makakatulong ang alak para makatulog siya ng mahimbing at maiwasang mamahay sa nasabing bahay. Habang umiinom ang dalawa sa veranda sa labas ng bahay, hindi maiwasang mapagkwentuhan ng mga tropa nila. Tinawagan pa nila sa messenger sina Jordan at Julius hanggang sa kumuha na rin ang dalawa ng alak. Habang magkausap ang apat sa video call, ay masaya silang tumatagay at pawang kalukuhan ng pinag-uusapan. Sa sandaling yon, ay saglit na nakalimutan ni JV ang problema. Kasalukuyang nilalagok ni JV ang alak sa hawak na baso nang may mapansin siya sa gilid ng mata. Parang may babaeng mabilis na naglakad sa gilid. Nang tingnan ni JV ang lugar ay ang mga tanim na bulaklak ang nakita niya. Ipinilig niya ang ulo at baka tinatamaan na siya ng espiritu ng alak. Maghahating gabi na nang matapos sila JV at Nathan sa inuman. Magkakbay pa ang dalawa habang umaakit sa hagdan. Matulog ka na ng mahimbing pre ha. Kapag may tumabi sa'yo mamaya sa kama, huwag mo na lang iyong pansinin. Sabay tawa ni Nathan. Uy pre, nananakot ka ba? Pwes, hindi mo ako matatakot no? Subukan niyang tumabi sa akin at baka mahubaran ko pa siya. Humalakak din si JB sa kalukuhang naisip. Sige na pre, good night ha. Dito na ako. Bahala ka lang yan sa kwarto mo ha. Pumasok na si Nathan sa kwarto niya. Nang makapasok ang kaibigan, ay saka naman pumasok si JB sa kwartong tutuluyan niya. Dahil sa epekto ng alak ay hindi na niya nagawang buksan ang ilaw. Pasalampak siyang nahiga sa kama at agad na hinila ng antok. Hindi alam ni JV kung gaano na siya katagal natutulog. Naramdaman niya na parang lumamig ang atmosfera sa kwarto. Nakaramdam siya ng nginig at hindi napigilang bumaluktot sa pagkakahiga. Bahagya rin siyang nanginig. Kahit nakapikit ay pinilit niyang kapain ang kumot sa kama. Maya-maya ay naramdaman ni JV na may nagtakip ng kumot sa katawan niya. Nakaramdam siya ng init dahil sa makapal na kumot. Nakatulong yon para lalong humimbing ang tulog niya. Ididilat pa sana niya ang mga mata para mapasalamatan si Nathan pero sobrang antok niya kaya hindi na niya nagawang magsalita. Alas 8 ng umaga nang magising si JV. Naramdaman niya ang kirot ng sentido kaya hindi siya agad bumangon. Habang nakatitig sa kisame ay hindi sinasadyang napatingin siya sa kumot na nakabalot sa kanya. Kulay pink ang kumot at amoy pabango ng babae. Naisip niya na baka si Nathan o Aling Maricel ang nagkumot sa kanya kagabi. Inunat-unat niya ang dalawang braso at bumangon na. Nakaramdam na siya ng gutom. Halos magkasabay pang lumabas sa mga kwarto nila sina JV at Nathan. Humihikab pa ang huli. Sabay na silang bumaba at eksakto namang naghahain na si Aling Maricel. Nakaupo na sila sa lamesa nang biglang sumulpot ang isang may edad na lalaki. Papa, kailan ka pa dumating? Takang tanong ni Nathan. Tumayo siya at agad na nagmano sa ama. Aninang umaga lang. Kasama pala si JB dito. Ani ni Mang Felix ang ama ni Nathan. Opo. Bakasyon naman po kasi namin eh. Magandang araw po, Mang Felix. Nakangiting bati ni JV. Tumayo siya at nagmano rin. Magandang araw rin sa iyo, iho. Tawaan ka ng Diyos. Kumusta ang pagbabakasyon mo dito? Maayos naman po.
Kapon lang po ako dumating. Nang matapos si Aling Maricel sa paghahain, ay naging abala na sila sa pagkain. Nawala na sa isip ni JV ang itatanong sa mag-ina. Samantala, hindi alam ni Allison kung ano ang gagawin. Kakauwi lang niya galing sa bahay ng nobyong si JV. Pero wala raw doon ang binata at nagbakasyon sa Zambales. Gustong maiyak ni Allison sa galit pero nagtimpi siya. Hindi pa pala sinasabi ng lalaki sa magulang nito ang tungkol sa kalagayan niya. Natitiis na siya ng nobyo at pakiramdam niya ay wala ng paki sa kanya. Simula nang sabihin niya ang tungkol sa pagbubuntis niya ay hindi pa sila nagkakausap ulit ng lalaki. Naghihintay siya na si JV ang unang kumausap sa kanya. Hinihintay niya kung ano ang desisyon nito sa sitwasyon niya. Pero naghihintay lang pala siya sa wala. Paano nitong nagawang magbakasyon at magpakasaya habang siya ay nalulunod kakaisip sa problema nila? Nahihirapan na siyang maglihim sa ina. Sa tuwing tumatawag yon sa kanya ay lalo lamang niyang hindi masabi na buntis siya dahil sinasabi nito ang pangarap na malapit ng matupad. Hayop ka, JV. Magpakasaya ka na ngayon. Hindi na kita kailangan. Namalisbis ang luha niya sa mga mata. Awang-awa siya sa sarili. Pakiramdam niya ay mag-isa na lang siya sa mundo. Habang umiiyak, ay napahawak si Allison sa tiyan niya. Sa isip niya ay humihingi na siya ng tawad sa anak niya dahil lalaki yon na walang kikilalaning ama. Hindi maiwasang mamangha ni JV sa mga nakikitang painting na nakasabit sa dingding ng sala ng bahay. Kung titingnan ay parang isang pro na pintor ang nagpinta noon. Buhay na buhay ang mga imahe. Yan ang lolo ko na si Lolo Rodrigo. Anas ni Nathan. Nakatayo sila sa harap ng painting. May lahi ba kayong Kastila? Ang sabi ni Mama, meron. Ito naman ang lola ko, si Lola Carolina. Wow, ang ganda naman ng lola mo. Parang artista. Well, nasa lahi naman talaga namin ang magaganda at gwapo. Hindi napigilang umisi ni Nathan. Siya nga pala pre, salamat kagabi ha. Lamig na lamig ako eh. Buti na lang kinumutan mo ako. Kumunot ang noo ni Nathan at ibinaling ang tingin sa kaibigan. Ano? Kinumutan? Oo. Sa sobrang antok ko kagabi, hindi ko na naidilat ang mga mata ko. Eh, nung pumasok ako sa kwarto ko, hindi na ako lumabas eh. Hindi ako yung nagkumot sa'yo, no? Napakurap si JV at seryoso ang mukhang tumitig kay Nathan. Baka yung mama mo ang nagkumot sa akin kagabi. Hindi no, maagang natutulog si mama at hindi niya ugaling pumanik sa taas. Kaya nga sa ibaba ang kwarto nila eh, dahil umaatake ang rheumat arthritis niya pag-aakyat ng hagdanan. Ha? Eh kung ganun, sino yun? Lang niya to. Huwag mo nga ako tinatakot. Ala pre, hindi kita tinatakot no. Bahala ka nga, lalabas muna ako at mamamasyal. Napakamot na lang ng ulo si Nathan. Nang lumabas sa pinto ang kaibigan ay sumunod naman siya rito. Sa paglalakad nila JV at Nathan ay napadpad sila sa isang beach resort. Napagkasunduan ng dalawa na maligo na lang sa dagat. Libre lang naman ang entrance at cottage lang ang babayaran. Sinulit nila ang paliligo at paglangoy. Nang mapagod ay nahiga sila sa puting buhanginan. Napakaganda naman dito sa lugar niyo, pre. Sa susunod na bakasyon, bumalik tayo rito, ha? Medyo hinihingal na sabi ni JV. Tuwing bakasyon, umuwi naman talaga ako dito, eh. Dito na kasing piniling tumira nila mama at papa na nagkaakaidad na. Sayang naman daw kasi kung walang titira sa bahay na yun, eh. Ikaw rin ang magmamano nun, pre. Ang tagal nang nakatayo ng bahay na yun. Panahon pa raw ng Kastila. Ipinaayos lang nila kaya nagmukhang bago. Ah, ganun ba? O sige, tara umuwi na tayo. Nagugutom na ako eh. Ha? Gutom ka na naman? Nakto, mamumulubi kami sa iyo eh. Nagtawa na ng dalawa at naglakad na palabas ng resort. Gabi, maagang dinalaw si JV ng antok.
nakaramdam siya ng pagod sa paglangoy nila sa dagat. Maimbing na natutulog si JV nang maramdaman na lumamig ang atmosfera sa kwarto. Nagising siya sa ginaw at hinila ang kumot sa gilid niya. Mabilis niya yung ibinalot sa katawan. Maya-maya pa ay naramdaman niya na parang bumaba sa katawan niya ang kumot. Hinila niya yung pabalik sa katawan niya. Ilang sandali pa ay muli siyang iginupo ng antok. Sa pangatlong pagkakataon ay muling nagising si JV. Ano ba? Sino bang hila ng kumot ko? Inis na singhal niya. Pagmulat niya ng mata ay nakita niya ang maputlang mukha ng babae. Nakasuot ng pulang damit pantulog at nakatayo sa harapan niya. Kahit sinakluban ng takot si JV ay lumabas ang malakas na sigaw niya sa lalamunan. Pagkakayaran mo ang ginawa mo sa akin! Pagkasabi ay sinakal siya ng babae. Naramdaman ni JV ang malamig at matigas na kamay ng babae sa liig niya. Sumigaw siya ng malakas at pilit hinahawakan ng mga kamay ng babae. Nathan! Tulungan mo ako, pre! Sigaw ni JV. Kitang-kita niya kung paanong nanlisik at namula mga mata ng babae. Napansin niya ang nangingitim na marka sa liig nito. Isasama kita kung nasaan ako naroon ngayon! Ramdam ni JV ang pagigpit ng mga kamay ng babae sa liig niya. Pumalag siya at pinilit na makawala sa babae pero lubhang malakas ito. Hindi kita kilala! Kahit kinakapos ng hininga ay pinilit niyang magsalita. Ikat mo ako para maalala mo kung sino ako! Sinunod nga ni JV ang sinabi ng babae. Lalo lamang siyang nahintatakutan nang magkatinginan sila. Kitang-kita niya ang matinding puot sa mga mata nito. Handa siyang patayin kagaya ng sinabi nito. Iwan mo ako! Paos na sabi ni JV. Ilang sandali pa ay biglang nagising si JV. Naramdaman niya ang malamig na tubig na tumama sa mukha niya. Parang malulunod na bumangon si JV. Inihilamos niya ang palad sa mukha. Binabangungot ka yata, pre. Napakalakas ng sigaw mo eh. Buti na lang, gising pa ako. Akala ko totoo na. Ang sama ng panaginip ko, pre. Hindi ka nga magising eh kahit anong yugyug ko. Kaya binuhusan na kita ng tubig. Muntik na akong batayin ng babae sa panaginip ko, pre. Sinong babae? Si Allison? Bahagyang natigilan si JV. Sumulyap siya sa kaibigan. Hindi si Allison, pre. Ibang babae. Bangungot lang yan, pre. Huwag ka na munang matulog kaya. Baka kasi may kanugtong pa yan eh. Uminom ka muna ng tubig at magdasal ka. Maraming salamat, pre. Ah. Lumabas na si Nathan at naiwan sa loob ng kwarto si JV. Bigla niyang naalala ang nobya. Kumusta na kaya si Allison? Tanong niya sa sarili. Hindi alam ni JV kung bakit pero bigla siyang nakaramdam ng guilt. Hinanap niya ang cellphone. Tiningnan niya sa messenger kung naka-online ang nobya. Nang mahanap niya ang pangalan nito sa messenger, ay nanlumo siya dahil nakablock na siya rito. Alam niya na tuluyan ang nagalit sa kanya ang nobya. Hindi naman niya yon masisisi dahil wala siyang ginagawang aksyon sa problema nila. Pagkalipas ng isang oras ay muling nahiga si JV. Nagdasal na rin siya para hindi nadalawin ng masamang panaginip. Habang nakahiga ay nakatitig siya sa kisame. Muli niyang naisip ang nangyari sa bangungot niya. Sino kaya ang babaeng yun? Nang mapagod sa kakaisip ay nagpa siya si JV na ipikit na lang ang mga mata. Matutulog na siya ulit at bukas ay mamamasyal sila ulit ni Nathan. Kinabukasan, walang imik na kumakain si JV. Hindi nakaligtas sa kanya ang panakanakang pagsulyap ng kaibigan. Ano pre, maayos na ba yung naging tulog mo kagabi? Kaswal na tanong ni Nathan. Medyo okay na. Hindi na ako binangungot ulit. Naisip ko lang pre, baka wake up call na yan sa'yo. Baka kailangan mo nang ayusin at harapin yung problema mo. Ang totoo nga niyan eh, naisip ko rin yan kagabi. Pero
Wala pa talaga akong lakas ng loob sabihin sa magulang ko yan eh. Ang tungkol dyan kay Allison. Eh, kailan mo pa balak sabihin kapag hiniwalayan ka na ni Allison? Bumuntong hininga si JV. Ayun na nga eh. Kagabi, nakita ko, naka-block na ako sa messenger niya. Pre, hindi pa uli ang lahat. Kaya mo pang ayusin yan. Alam mo naman ang solusyon yan, di ba? Magpakalalaki ka nga. Sumapit na naman ang gabi. Maghapong na masyalang dalawa sa park at mall. Napagod na naman sila at nakaramdam ng pananakit na mga binti. Nasiyan silang maglakad sa pinuntahan nila dahil napakalinis ng lugar. Pagkatapos kumain ng hapunan, tumambay muna sila saglit sa veranda sa labas. Nagkwentuhan muna sila tungkol sa nangyari sa maghapon. Alas 9 na ng gabi, nag-aya na si Nathan na pumasok na sila sa loob. Sige pre, mauna ka na. Maya-maya aakit na rin ako. Tugon ni JV. O sige, una na ako matulog ha. Ang sasakit na talaga ng mga binti ko eh. Nang nasa loob na ng bahay si Nathan, ay tumingin si JV sa madilim na kalangitan na puno ng mga bituin. Abala siya sa pagmumuni-muni nang mapansin ang babaeng nakaputi na dumaan sa gilid niya. Nagtaka si JV at inisip kung sino ang babaeng yon. Sinundan niya ng tingin ng babae at nakita na papunta sa likod ng kusina yon. Agad siyang tumayo at sinundan ng babae. Eksaktong pagkaliko niya ay nakita niyang tumagos yon sa pinto ng kusina. Naniga si JV sa kinatatayuan. Nanayo ang mga balahibo niya sa buong katawan at parang idinikit ang tsinela sa lupa dahil hindi na niya yon maiangat. Alam niyang totoo ang nakita niya. Sa takot na baka bumalik ang babae, ay biglang naihakbang ni JV ang mga paa. Karipas siyang tumakbo at nagmamadaling isinara at ikinandado ang pinto. Tumanaw pa siya sa bahagi ng kusina. Malayo yon pero ang nasa isip niya ay baka biglang lumitaw ang babae at habulin siya. Diyos ko, may multo pa yata rito sa bahay bakasyonan nila Nathan. Nang makapasok si JV sa kwarto niya, ay balisa siya na nahiga sa kama. Tagaktak ang malamig na pawis niya sa noo, liig at likod. Nagantada siya at piping taimtim na nagdasal. Nang matapos ay kinuha niya ang kumot at ibinalot ang buong katawan. Hindi na siya magpapatay ng ilaw sa kwarto. Di baling mahirapan sa pagtulog basta ang importante ay hindi madilim. Hindi alam ni JV kung ilang oras na siyang nakapikit. Hindi man lang siya dalawin ng antok. Nakikiramdam siya sa paligid. Gusto niya na sanang katukin ang kaibigan sa kabilang kwarto pero nahihiya siyang sabihin ang nakita. Tsak na aasa rin siya nito. Naisip na rin niya na baka mahimbing nang natutulog si Nathan. Wala na kasing ingay o kaluskos na naririnig sa kwarto nito. Umiba ng posisyon si JV. Tagilid, tihaya, dapa at babalik na naman sa tagilid at tihaya. Nang mapagod sa ginagawa, mas pinili na lang niyang tumihaya. Kinuha niya ang cellphone at nagpatugtog na lang. Pagkasalpak ng earphone sa magkabilang tenga ay ipinikit na rin niya ang mga mata. Unti-unting nakaramdam ng antok si JV hanggang hilay na siya ng antok sa dako paroon. Habang nakahiga ay naramdaman na naman ni JV ang pamilyar na lamig na laging dumadampi sa kanyang balat. Lumalamig na naman sa kwarto. Ayaw niyang dumilat dahil alam na niya ang kasunod na mangyayari. Naramdaman niya ang ibang presensya sa kwarto. Narinig niya ang mga yabag na naglalakad malapit sa kanya. Gising na ang diwa niya pero nanatili siyang nakapikit. Naglalakad na naman ang babaeng nakasuot ng pulang pantulog. Sa kamay nito ay may tanga na lubid at hila-hila ang isang upuan. Humihikbi siya at narinig yun lahat ni JV. Dahil sa kuriyosidad, kaya naman dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Nagulantang si JV dahil nakatungtong sa upuan ng babae at pilit itinatali sa kisame ang lubid. Minahal kita ng sobra at wagas, Miguel. Pero iiwan mo lang pala ako. Iniwan mo akong mag-isa sa problema na to. Wala akong mukhang iharap sa papa ko. Tsak napapatay nila ako kapag nalaman nilang bastardo tong nasa sinapupunan ko.
tumatangis na sabi ng babae. Nang maayos ang lubid ay akma nang ipapasok ng babae ang ulo nito. Mabilis na bumalikwas ng bangon si JV. Balak niyang pigilan ang babae sa gagawin nitong pagpapakamatay. Miss, parang awa mo na. Huwag mong gawin yan. Nalalaki ang mga matang sigaw ni JV. Lumingon naman sa kanya ang babae. Bakit? May magagawa ka ba sa gusto kong gawin? Pabayaan mo ko. Kagaya ka rin ni Miguel. Pare-pareho kayo. Tinakasan mo rin naman ang kasintahan mong nabuntis. Kaya wala kang karapatang pigilan ako sa nais ko. Galit na sigaw ng babae. Parang natauhan naman si JV. Naisip niya na baka ganun din ang gawin ni Allison. Kumabog ang dibdib niya sa kaba at kilabot. Hahanapin ko si Miguel at kapag nahanap ko siya, papatayin ko siya at isasama ko siya sa hukay. Pagkasabi ay sinipa na ng babae ang silya at tuluyan na siyang nabigti. Parang mababaliw sa takot si JV. Nasaksiyan niya kung paanong nagkikikisay ang babae. Lumuwa ang mga mata at humaba ang dila nito. Napasabunat siya sa buhok at kinukurot ang braso. Alam ko panaginip lang lahat ng ito. Kailangan ko ng gumising. Gumising ka, JV! Gumising ka! Sigaw ni JV. Maya-maya nga ay nagising na si JV. Pagmulat ng mga mata niya ay lalo lamang siyang kinumutan ng hilakbot. Madilim na sa buong kwarto at tumambad sa kanya ang babaeng nakabigti sa kisame. Sa pagkakataong yon ay gising na siya at hindi na lang basta panaginip ang nakikita niya. Nagulat pa siya dahil biglang nagmulat ng mga mata ang babae. Puti ang kulay ng mga mata at nagsimulang tumulo ang masaganang dugo mula sa mga mata nito. Dinuro siya ng babae habang lumalabas din sa bibig nito ang mga dugo. Magagaya rin sa akin ang nobya mo. Sabay halakhak ng malakas. Ubod lakas na nagpakawala ng sigaw si JV at nagtalukbong ng kumot. Naglahong parang bula ang nakabiti na babae. Kasabay noon ay bumukas ang pinto at lumiwanag sa kwarto niya. Pre, binabangungot ka na naman ba? Nag-aalalang tanong ni Nathan. Halatang bagong gising ang lalaki. Unti-unting sumilip sa kumot si JV. Bakas pa rin ang matinding takot sa mukha. Inilibot niya ang paningin sa kabuuan ng kwarto. Nang mapansin na nasa normal na ang lahat, ay bumangon siya at ikinuwento ang napanaginipan niya at ang totoong nakita niya. Hindi naman kababakasan ng takot si Nathan. Kasalukuyan silang humihigop ng gatas nang umalis saglit si Nathan. Pagbalik nito ay may dala ng lumang album. Siya ba nakita mo, pre? Seryosong tanong ni Nathan. Itinuro niya ang nakangiting babae sa litrato. Gimbal si JV sa nakita. Yun nga ang babaeng dumadalo sa kanya sa panaginip. Oo, siya nga. Siya si Lola Soledad. Kapatid siya ni Lola Carolina ko. Ano nangyari sa kanya? Yung kwarto na tinutuluyan mo, yun ang dating kwarto niya. At kung anong nakita mo sa panaginip na ginawa niya, yun ang totoong nangyari sa kanya. Yung kasi ang kwento ni Lola Carolina kay Mama noon. Pare, ngayon pa lang, naliliwanagan na ako sa kung ano ang dapat kong gawin. Siguro, tama ka nga. Ngayong pagpapakita at pagpaparamdam sa akin ng Lola mo ay paraan niya para gisingin ako sa katotohanan. Panahon na para ayusin ko ang problema namin ni Allison. Natatakot ako na baka gawin din niya yung ginawa ng Lola mo. Mabuti naman at natatauhan ka na, pre. Lumiwanag ang mukha ni JV. Bukas na bukas, uuwi na ako sa amin. Bahala na kung bugbugin ako ng papa ko. Ang importante, magkausap kami ni Allison. Susuyuin ko muna siya. Sana eh, mapatawad niya ako. Kinabukasan, maagang nagising si JV. Pagkatapos magpasalamat sa magulang ni Nathan ay inihatid na siya ng kaibigan sa terminal ng bus. O paano? Balita mo na lang ako sa mangyayari ha. Mag-ingat ka sa biyahe. Maraming salamat, pre. Ayahan mo, makakabawi rin ako sa lahat ng kabaitan mo. Ipangako mo na magtitino ka na para sa magiging pamilya mo. Sige, pre.
ngayon ang nakatagdang schedule ni Allison sa clinic kung saan gagawin ang abortion na gagawin niya. Ilang araw niyang pinag-isipan ng maigi ang desisyong gagawin. Tutal ay iniwan na siya sa ere ng lalaking pinakamamahal, ano pa ang silbi para buhayin ang nasa tiyan niya. Baka sa bata lang niya maibunton ang galit kapag nagkataon. Bunga yon ang pangiiwan sa kanya ni JV. Kapag naalis na ang bata sa tiyan niya, lilipat siya ng eskwelahan at pipiliting mag-move on sa nangyari. Lahat ay kakalimutan na niya. Mahabang oras pa ang hinihintay ni Allison. Alas 4 ng hapon ang oras ng operasyon niya. Alas 3 ng hapon, papaalis na sana si Allison, ngunit pagbukas niya ng pinto, eksakto namang kakatok sana si JV. Oh, anong ginagawa mo dito? Mataray na tanong ni Allison. Tumaas pa ang isang kilay niya at akmang isasara ang pinto. Sandali, mag-usap tayo, Ali. Mag-usap? Para saan? Di ba nasa bakasyon ka? Ipagpatuloy mo ang pagsasaya mo, JV. Wala tayong kailangang pag-usapan. Marami tayong kailangang pag-usapan. Oo, aaminin ko. Ginusto kong tumakas sa responsibilidad. Pero natauhan na ako. Bigyan mo pa sana ako ng isa pang pagkakataon. Doon na humalagpos ang luhang matagal ng kinikimkim ni Allison. Napahawak siya sa tiyan at tumihingi ng tawad sa anak sa isip dahil muntik niya na itong ipalaglag. Nabulag siya ng galit kay JV. Niyakap ni JV ang pinakamamahal na babae. Sige na, tama na. Makakasama sa pagbubuntis mo yan eh. Nandito na ako at pangako, hindi na ako mawawala pa. Sasabihin ko na ngayon sa mga magulang ko na magkakaroon na sila ng apo. Pinahid niya ang luha sa pisngi ni Allison. Maraming salamat. Eksakto ang dating mo. Munti ko na siyang ipa-abort ngayon. Nabigla naman si JV pero agad ding ngumiti. Mabuti na lang umabot ako. Ang laki sana ng pagsisisi ko kung nagkataon. Mahal na mahal kita, Allison. Pati ang magiging baby natin. Dinampian niya ng halik sa labi si Allison. Masaya ang dalawa na umalis. Alam ni JV na matatanggap sila ng magulang. Kahit bugbugin pa siya ng ama, ay wala siyang pakialam basta ang mahalaga ay magkakaroon na siya ng sariling pamilya. Wakas!